Assalamu alaikum and welcome again, Summer TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol ulit sa personal loan. So, this is the part 3 of our explanation about dun sa personal loan. So, may mga nag-request kasi guys na gumawa tayo ng part 3 ng ating explanation. So, ayan, naka-receive ako ng message nung Wednesday, July 19. So, ayan, great news. Your BPR personal loan amounting to 55,000 pesos payable for 12 months is now approved. So, ayan, na-approve na tayo. So, na-approve yung loan natin sa BPI, which is the personal loan. So, ngayon is once na nag-text si BPI sa inyo ng ganito, so, ibig sabihin, approve na yung loan natin. So, ngayon, maghihintay tayo ng 3 banking days up to 5 banking days para dun sa loan documents na isi-send nila dun sa preferred bank na pinili nyo. So, yung preferred bank, guys, for example, kung saan yung mas malapit na BPI sa inyo, so, yun yung pipiliin nyo, guys, dun nyo kukunin or dun nyo i-release yung inyong loan or dun kayo magsasign ng contract dun sa personal loan na inapplyan nyo, okay? So, ayan, July 19, so nakatanggap tayo. So, ayan, then, dito tayo ngayon sa baba. Okay, nung July 21, Friday, so nag-message ulit si BPI, to avail your approved BPI personal loan, we will send your loan documents for signing to your nominated BPI branch, okay? So, kung ano yung pinili natin na branch, for example, saan yung mas malapit sa atin, so, doon nila isi-send ngayon yung ating loan documents, which yun yung pipirmahan natin para ma-release na natin yung ating loan, okay? So, kung may mga savings account tayo, guys, so, pwede natin ilagay doon yung account number natin and then direct na mapupunta yung loan natin doon sa ating savings account, okay? So, pwede rin natin i-release doon mismo sa branch yung ating loan, okay? So, ayan. So, kung nakatanggap tayo ng ganito, so, wala naman tayong ibang ipoprovide. So, valid ID lang, one valid ID, which is the government ID issued. So, kung meron kayong ganun, so no problem kasi approved naman ni BPI yon. As long as yung name mo is parehas lang dun sa ID na ipapresent mo, okay? So, ayan. So, ibig sabihin yan, so waiting na lang tayo. Yung sa akin is nasa, I think, 3 banking days. So, naka-receive ako ng ganito. Then, pag meron kang na-receive na text galing dun sa preferred branch ng text message, so, ibig sabihin, pwede ka na pumunta dun sa branch na pinili mo. Or di kaya, after 3 banking days or 5 banking days, so, pwede na kayo pumunta dun sa preferred bank, dun sa pinili mo na banko. So, once na naka-receive ka ng text message na ganito, so, ibig sabihin, on process na yung loan documents mo. So, isi-send na nila dun sa preferred bank. So, hintay ka lang ng kahit 2 banking days, 3 banking days. Then, punta ka na dun sa pinili mo na banko. Then, magsasign ka na dun ng contract. And then, after that, wait for another 3 banking days para ma-send or ma-credit yung loan mo dun sa savings account mo. Or di kaya, i-release mo na dun mismo sa banko. Okay? So, ganun lang guys. So, ito is gusto ko lang explain sa inyo yung flow ng personal loan sa mga gustong mag-loan dyan. So, ganito yung flow guys. Okay? So, again, thanks for watching. So, sana makatulong ito sa inyo. Don't forget to subscribe to Amr TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.